Yamaha Mio Scooter. Karamihan siguro sa atin familiar na dito sa Mio series na to, kasi ito lang naman yung isa or either pinakasikat na scooter brand dito sa Pilipinas. Kasi dati nga, makita nilang scooter, ang tawag kaagad nila Mio. Ganon kasikat yung Mio dito sa Pilipinas, mga pare ko. Nilabas yung Mio dito sa Pilipinas taong 2007. Hanggang sa paglipas ng mga taon, nag-iiba-iba sila ng itsura, nag-iiba-iba ng model, at may mga dinadagdag na model. Dati ang Mio series kasi dito sa Pilipinas, tatlo lang, Mio Sporty, Mio Soul Eye, tsaka Mio Eye. Pero ngayon lima na, kasi may nadagdag na rin yung Mio Gravis tsaka Mio Aerox. Yes po mga pare ko, Mio din po yung Aerox tsaka yung Gravis. Kahit saan ka nga tumingin, sa daan, kahit saan ka lumingon, Mio talaga makikita mo eh. Hindi mawawala lang Mio, ganun kasikat yung Mio dito sa Pilipinas. Kaya hindi na rin ako magtataka kung bakit sila binansagang number one automatic brand dito sa Pilipinas. Isa rin sa dahilan kung bakit ang dami ng Yamaha user na scooter dito, napakadaming aftermarket mga pare ko. Kasi kung ikukumpara mo sa ibang brand, like sabi nating Honda, sige, ako naka Honda Click scooter ako, pero pagdating talaga sa mga aftermarket parts, napakahirap humanap mga pare ko. Ngayon na nga lang masyado umuusbong yung mga aftermarket sa Click pero dito sa Mio tsaka NMAX, kahit hindi ganun katagal sila dito sa Pilipinas, ang daming aftermarket parts. Yun yung isa sa dahilan ko bakit tinatangkilik yung mga Yamaha brands, ang dami nilang aftermarket. Hanggang sa mga engine upgrade, mga accessories, kumpleto mga pare ko. Kaya pag nasiraan ka dito ng pyesa, kung wala mang genuine, aftermarket parts napakadami. Tsaka yung mga aftermarket parts na rin na pwedeng ipalit dito sa mga Mio, lahat magaganda rin eh. Meron tayong JVT, MTRT, Beats Bike, yung mga brand na yan. Magagandang klase din na aftermarket yan. Kahit ganun pa man, ang Yamaha hindi pa rin sila tumigil sa pag-i-innovate ng mga scooters nila. Talagang lalo pa nilang pinapaganda yung mga design ng mga motor nila. Isa-isahin natin yung mga scooter na nailabas na ng Yamaha Philippines dito sa atin. Una yung Yamaha Mio Sporty. Ito yung pinakamurang scooter na mabibili mo dito sa Yamaha. Sa halagang 67,900, meron ka ng scooter. Advantage nito, wala ka masyadong iisipin na maintenance. Change oil lang. Wala lang mga ECU, walang radiator, walang mga problem na baka mag-block yung panel mo or sunburn. Wala, kasi unang-una, carb type siya. Yung panel niya, analog. So, walang masyadong issue dito sa motor na to. Mura pa. Pinaka-issue lang talaga dito ng konti, medyo malakas agas kasi carb type pa lang siya. Unlike dun sa iba, fuel injected na. Pero kahit ganun, sa 67,900 mga pare ko, sulit na tong Mio Sporty. Kung gusto yung mag-upgrade, good choice tong motor na to kasi napakadaming mga aftermarket parts dyan, sabi ko nga kanina. Engine, accessories, kompleto mga pare ko. Pangalawa sa listahan natin itong Mio i125. Kung medyo nahihinaan kayo sa Mio Sporty, itong motor nito siguro para sa'yo. This is 125cc engine, air-cooled, and fuel-injected. Kahit na 125 ito mga pare ko, mas matipid ito kumain ng gasolina kaysa dito sa Mio Sporty. Ito yung para sa akin, isa sa perfect bike na pang-commute or daily commute. Sa price, meron tayong 71,900 at 75,900. Dalawang variant to. Yung isa may start and stop system, yung isa wala. So yun yung pinagkaiba nitong dalawang variant nitong Mio i125. Pangatlo, itong Mio Soul i125. Actually, almost same engine lang sila nitong Mio i125 eh. Sa looks lang talaga medyo nagkaiba. Air-cooled lang din. Fuel injected na siya. Tsaka yung panel niya, analog din. So itong maganda sa Yamaha, kahit meron na silang mga 125cc, naglalabas pa rin sila ng ibang model ng same category. Kaya ngayong tao, ang daming choice dito sa Yamaha eh. Kaya di na rin ako magtataka kung bakit ang daming mga bumibili ng Yamaha scooter. Kasi ang dami lang choice eh. Depende sa taste mo. Tsaka depende syempre sa forma ng motor, tsaka kung saan magagamitin. Dito naman sa Mio Soul i125, medyo mas mahal siya. Meron siyang 79,900 tsaka 83,900. So dalawang variant din to mga pare ko. Pang-apat sa listahan natin, itong Mio Gravis. 125cc din to mga pare ko. Ang in-offer naman nito sa 125cc category, yung comfortability. Kasi itong motor na to, ang lapad ng upuan from rider to passenger. Tapos ang lapad ng gulong. Ito para sa akin, hindi lang to pang daily commute eh. Perfect din to pang long ride. Kasi ang laki pa ng compartment ito, comfortable sakyan, tsaka syempre Yamaha to eh. Reliable yung makina nito. Hindi to basta-basta na brand. Hindi naman to magiging number one sa Pilipinas kung hindi ito maganda eh. Tapos pasintabi lang po sa mga parokay natin dyan, ng mga Honda users at Suzuki users. Yung Yamaha po talaga, masakit pang aminin. Ako Honda user ako. Pero pagdating sa scooter talaga Yamaha.
Medyo pumapalag yung click pero hindi rin natin talaga maalis na magaganda rin talaga yung mga scooter nila. Dito naman sa Mio Gravis, meron siyang 85,900. So isang variant lang to na may iba-ibang kulay. So para sa akin, papipiliin nyo ako sa tatlong 125 na to. I'll go for Mio Gravis. Kasi ako hindi porma habol ko dito sa motor na to eh. Yung comfort talaga ng driver. Tsaka yung gulong niya, 12-inch lang kumpara dito sa dalawa na 14-inch. Itong mga malilit kasi ang gulong, may advantage yan. Medyo hindi hirap yung makina sa mga ahunan kasi medyo maliit yung gulong eh. Tsaka malapad yung gulong nito kumpara mo sa mga Mio tsaka Mio Soul. Mas stable sa daan yung mga advantage ng mga malalapad yung gulong. Diba kung pupunta kayo ng Yamaha scooter, meron kayong tatlong variant or tatlong model na mapagpipilian depende sa taste nyo. Merong pang comfort, merong elegant looks, and merong medyo aggressive, or meron din dito si Mio Sporty, chill lang. Pero itong pinakahuling motor na pag-uusapan natin, ito yung pinaka malaking motor sa kanila, pinaka matulin, at para sa akin pinaka maporma, at maraming features, full pack sa features. Ito yung Yamaha Mio Aerox. Nagkakahalaga siya ng 112,900 at 132,900. So dalawang variant dito mga pare ko, ABS saka yung non-ABS. Kakalabas lang nito dito sa Pilipinas. So meron siyang 14-inch na mags. So malaki, tapos malapad yung gulong. Fuel injected na rin siya at liquid cooled. So maganda yung cooling system nitong motor na to. Tsaka yung panel niya mga pare ko, digital, all digital. So comfort, comfortable din to mga pare ko. Ang maganda pa dito, medyo mataas yung upuan ng passenger. May advantage at disadvantage yun eh. Pag mataas yung upuan ng passenger, mas maganda yung view na angkas mo sa harap. Pag nag long ride kayo, hindi masyado stress kasi nakikita niya lahat sa unahan eh. Kita lang niya lahat yung mga magagandang view. Ang disadvantage nito, medyo mahirap sumakay kasi mataas. So yun lang naman. Pero overall, komportable ito. Nakapag-drive na rin ako nito. So itong mga binanggit nating mga motor, may mga bagong updates na kulay si Yamaha dito sa Pilipinas. Tulad itong Mio Sporty, ito meron siyang candy blue. Itong Mio I tsaka Mio Soul, may mga na-modify sa itsura, sa kulay tsaka sa mga stickers. Si Yamaha Gravis, may mga nabago din sa kulay. Ayan. Mio Aerox, as in totally different bike kasi yung version 1, ibang-iba yung headlight niya dito sa bago na nilabas dito sa Pilipinas. So para sa akin, kahit anong motor yung bilhin nyo dito, sulit kasi pag nasiraan kayo, ang dami yung aftermarket parts na mabibili, ang daming mga accessories, tapos reliable pa yung makina. So ayun lang mga pare ko, ito yung ating news for today sa Yamaha Mio series. Have a nice day mga pare ko, thank you for watching.